way. I'm sorry I'm late. Okay, mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa atin lahat ngayong araw ho ng Sabado. Ika, at isa sa isna ho ng Marso taong kasunukuyan po, mga kababayan, mga ka-analyze. Oras ay ganap na alas 9:47 na ho ng gabi dito sa Pilipinas. Pilipinas is standard time. Panibagong live, panibagong reaction, opinion, analyze na naman po ang matutunghayan nyo dito sa ating YouTube channel. Walang iba. Hugot na. Ako po pala si Chris Ulo. Nagbabalik! At sa mga kababayan ho nating OFW dyan na walang sawang sumusubaybay ho dito sa ating munting programa, saan man sulok ho kayo ng mundo naroon ngayon. Isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo po lahat, mga kababayan! Ay, good evening, Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao! It's Saturday night, mga kababayan. Grabe, no? Isipin nyo, no? Kakalunis lang, Sabado na naman, Linggo na naman bukas. Ay, grabe! Ah, sino mga nagtatrabaho dyan? Ah, isipin nyo, ha? Sino mga nagtatrabaho dyan? Ah, aminin nyo, pag ganitong gabi na, Sabado, kinabukasan Linggo, ay, grabe, sarap ng feelings, no? Ah, press one, aminin nyo. Lalo na pag-gising mo ng Linggo ng umaga, no? Tapos magtatanghali, hapon. Kaso pagkatanghali, oh, okay, hapon, gano'n, no? Tapos paggabi, medyo nalulungkot-lok. Medyo nalulungkot-lungkot ka na. Siyempre, pag magagabi na, eh, alam nyo na yung Lunes, nag-aabang na. Oh, kasi ganyan din ang inyong lingkod dati, mga kababayan. Ay, mga kababayan, medyo na-late ho tayo sa ating pag-live kasi gabi na ako dumating. Tapos nanood ako saglit kanina ng sino nanonood ng wrestling dito, WWE. Yung totoo lang ha. Kasi yung mga batang 80s, batang 90s, putik. Ang pangalan kasi dati ng wrestling, WWE. Ah, WWF. World Wrestling Federation. Oh, di ba? Mm. Di ba to, Talking Toshi? WWF 'yan, ha? WWF. World Wrestling Federation. Ngayon pinalitan ho 'yan, ginawang WWE. World Wrestling Entertainment na. Iniba na. Oh, ay medyo nalito ako na noon. Putik. Si Darak pala. Oh my god. Si Darak pala bumalik na sa wrestling, no? Sino nakakaalam? Sino nakakasunod ng storya? Si Darak. Bumalik na sa wrestling. Kasi dati hindi, wala na siya eh. Artista na siya, siguro mahal din ang bayad sa kanya. Pero ngayon nagbalik. Putik, ang lupit ng entrance, mga kababayan. So, yata yan. Yung entrance niya, yung parang pelikula niyang may superhero siya na... Oo, si Dwayne Johnson. Ano ba yung pelikula ni Dwayne Johnson na parang superhero siya? Yung may kapa siya, parang Superman? Oo. Oo, pati nga si Dave Bautista, artista rin. Si Dave Bautista, si Bautista, mga kababayan, half Pinoy yan. Half Pinoy, kaya nga mayroon siyang tatong watawat ng Pilipinas. Ayan, Black Adam, mga kababayan. Puti, ang lupit ng entrance. Kumikidlat-kidlat! Lupit, mga kababayan. Eh, dati mga paborito kasi nung 90s, Ultimate Warrior, Hulk Hogan, Stone Cold. Hindi, ibang generation na yun eh. Sila Stone Cold eh. Sila Triple H, sila Darak, o, oh, diba?
Ayaw ko kung yung iba nakakasabay ho sa pinagkukwentuhan natin, mga kababayan. Oh, palabas na sa yan sa Netflix yung Black. Ito mga kababayan, ito Rebiton, palabas na yan sa Netflix Black Adam. For your info, sa 2025, start ng January, hawak na ho ng WWE. Hawak na ng Netflix ang WWE. Lahat ng live mapapanood sa Netflix. Alvin, scripted naman yung wrestling. Ay, scripted naman talaga itong wrestling. Kaya nga ang dati ang pangalan nila WWF, World Wrestling Federation. Naging WWE kasi World Wrestling Entertainment. Nilagyan na ng entertainment kasi nga pinapaalam na nila sa taong bayan, entertainment naman talaga ito. Pero aminin nyo, putik, kahit entertainment putik, ang lupit, di ba? Oo. Yung totohanan lang. Ay, bati-bati muna tayo sa ating mga manonood, mga kababayan. Obito Anto, Obito Ochicha, Ultimate Warrior and Hulk Hogan and Randy Savage and Undertaker. Putik na yan. Hindi, sikat din yan. Si pangalan nito, sino to? Randy Savage. Oh, meron din si Macho Man, sikat din yun. Josephine Barrios, Bam Bam Bom Bom Bom, mega love shoutout. Elda, ba't yung mga ganito na naman itong comment section ko? Nisira na kasi isa itong ano. Kabay malaktawan ako ha, kasi tumatalon, may sira itong cellphone, yung monitor ko, yung ginagawa kong monitor. Ayun, bumalik. Madonna Villanueva, Bernica Lopez, Easy, LCTBJ Forever, Rebiton, Talking Toshi, Nina Chupapi, hello mang. Elmer Mercado, Jake the Snake, yan sikat yan mga kababayan. Ay, may pag-uusapan tayo. Nako, maganda tong pag-uusapan natin mga kababayan. Humawak na kayo at hindi nyo kakayanin itong Marites na ito ay Senador Robin Padilla. Senador ba ito? Grabe, tawa ko ng tawa nung napanood ko. Susgi atay ay. Pastor Kibuloy, nakarma na nga ba sa mga pinagsasasabi kay Brother Eli Soriano at sa dating daan? Lunes ang paghuhukom ni Pastor Kibuloy. Napin natin yung video. Okay. Talking Toshi. Ayan, may galag sharot sa inyo. Wait lang. Ito, siguro kilala niya to mga kababayan, no? Kasi nung pinapanood ko to, ang dami ko talagang tawa kanina. Okay. Sino nakakakilala kay Mike Abe, mga kababayan? Sino nakakakilala kay Mike Abe na dating nagtatrabaho sa SMNI? Press 1. Kilala niyo ba si Mike Abe, mga kababayan? Sa mga hindi pa ho nakakakilala, support, subscribe niyo na lang ho ito si Mike Abe. Dahil video niya ho ang gagawan ho natin ng reaction, opinion, analyso, mga kababayan. Si Mike Abe meron, no? Maraming nakakakilala. Marami rin galit dito kay Mike Abe, pero alam mo naman mga kababayan, the more na may sense ang sinasabi mo, the more na napakagaling mo mag-explain. Alam niyo mga kababayan, sa trabaho, laging aminin natin hindi nawawala yung tinatawag na good communication skills. Press 1, aminin niyo. Press 1, aminin nyo, hindi nawawala ang good communication skills, mga kababayan. Kumbaga, alam mo yon, maganda kang kumausap sa tao, kumarap,
alam mo 'yun, magbigay ng opinion. Laging kasama 'yan, mga kababayan. Aminin natin, mga kababayan, ang tao hindi lahat maganda magpaliwanag. Paks 'yan, katotohanan 'yan. Sabi nga, ang tao raw kapag maganda magpaliwanag, gift daw 'yan, mga kababayan. Ito si Mike Abe. Andali ha, baka matunaw eh. Marami rin galit dito kay Mike Abe. Kasi, malalaman mo kasi, ganito kasi mga kababayan eh. Paano mo malalaman ang isang vlogger, ang isang tao, malawak talaga may pag-iisip. At kahit papaano may pinag-aralan. Kaysa sa walang pinag-aralan. Paano mo malalaman na may sense yung mga sinasabi at matalino magsalita yung tao, yung vlogger? Alam mo kung bakit, paano mo malalaman, nararamdaman mong matalino, maganda magsalita, maganda magbigay ng opinion, may sense? Kasi matalino ka rin. Matalino rin kasi yung viewers. Kaya ganon. Ganon po yun. Kapag ka ang viewers engot, bobo umintindi. Aminin natin, mga kababayan, ha? Kadalasan, pag yung tao magaling magsalita, maraming nagagalit, maraming naiinis. Aminin nyo yan. Maraming naiinis, maraming nagagalit. Kahit sa trabaho, eh, pag yung isang tao nakikita mo magaling, threat sa'yo yan. Threat sa'yo. At may mga tao, mga kababayan, kahit sa personal, pagkausap mo, lumalabas yung kabubuhan. Paano mo malalamang lumalabas ang kabubuhan? Dawin niya magbigay ng mga opinyon sa mga bagay-bagay. Kaya minsan, ang gagawin mo na lang, oo-oha mo na lang matapos lang usapan niyo. Oo mo na lang para matapos na. Ah, oo. Matapos lang. Kasi wala eh. Hindi niya maintindihan yung sinasabi mo eh. Oh, di ba? Kaya yung si Mike Abe. Marami rin talagang nagagalit diyan kasi magaling eh. Kita niyo naman yung itsura ni Mike Abe naman. Kita niyo naman kapag nag-live, talagang tinuturing niyang professional. Profession ang pagbablogging. Naka long sleeve, naka necktie. Talagang inaano niya, talagang alam mo 'yon, decente talaga. Obvious naman talaga, mga kababayan. Hindi ito si Mike Abe. Kaya nga dati, ano to eh, dati kahit dati, merong tawag dito. Meron siyang topic na para against ako. Oh, gusto ko sanang sagutin. Yung nag-aaralan ko. Kasi parang nahihiya. Parang nahihiya ako eh. No. Ito, mga kababayan, pakinggan nyo ho itong ginawang vlog. Video vlog ho ni Mike Abe. Ha? Ang pangalan ng YouTube channel niya. Mike Abe Opinion. Meron pa yata isang YouTube channel ito eh. Mm-mm. Ito po, pakinggan ninyo. Kung kayo maniniwala, ano ba inyong masasabi dito sa pinagsasabi ni Robin Padilla? Nilinawin ko po. Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Hindi ko po dinidis... Ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan natin daanan ito. Para sa akin, itong taong ito, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman. Kailangan siyang dumaan. Kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan na daanan din. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa o sino ang nagsasabi ng totoo. Lahat tayo may judgment na. Sayang naman ng binabayan sa atin ng taong bayan, kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya.
narinig ko naman ano, sa ibang senador, narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid. Sinasabi nila virtual. Sabihin, online, gano'n. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yun. Silang dalawa na mag-usap. Kasi hindi ko naman nakakausap si Pastor. Hindi ako abogado ni Pastor. Ako isang senador na pinaiiral ko kung ano nasa procedure ng rules ng Senate. Sir, bakit po na nasabi niyo na napag-iibigan? Totoo naman, sabihira. Ikaw naman, boss. May hearing sa House, may hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerikano. Pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan nun, ewan ko na. Grabe. Alam niyo kung bakit ako natatanong, natatawa? Senador ba yun? Lord, save the Philippines. Yan ang senador ng Republika ng Pilipinas. Ang mga paliwanag. Tignan mo yung mga paliwanag. Tignan na po natin ito. Tawa ako ng tawa. Kumakain kami ng pamilya ko sa labas. Pinanonood ko ito. Tawa ako. No? Natawa ka ako. May isang vlogger nung nakaraan. Nire-reactionan itong si Mike Abe. Yung tema ng kanyang vlog. Para bang gusto niya. Ano bang channel yon? O sabagay, kahit matandaan ko, di ko nababanggitin. Yung vlogger, ang tema ng kanyang pagre-reaction dito kay Mike Abe, parang siya yung magaling, siya yung dapat paniwalaan, hindi si Mike Abe. Alam niyo, itsura ng vlogger habang nagla-live, habang nire-react, kinikriticize niya si Mike Abe, nakasando, may hikaw pa yata sa tenga, tapos may tattoo ba yun? Putik! Doon pa lang sa suot mo, Brad, talo na. Isipin mo re-reactionan mo yan ganyan. Tapos paniniwalaan mo yung tao, mali, ikaw ang tama. Tapos parang ikaw yung magaling kaysa sa kanya pagbibigay ng opinion. Sabihin na natin wala sa kasuotan yan, wala sa itsura. Pero Diyos ko naman, aminin naman natin, minsan iayos naman natin yung itsura natin sa harap ng camera. Isipin mo, yung vlogger nakasando. Tapos ile-layout niya yung video ni Mike Abe. Nire-reactionan niya naka-long sleeve, naka-necktie. Tapos yung gumagawa ng video, nakasando. May hikaw, may tato. Ano ba yan? Doon pa lang talo na. Putik na. Wala sa itsura, wala sa pananamit yan, pero iayos mo naman. Kasi, Diyos ko naman. Matatalo. Isa damit pa lang talo ka na. Isipin mo itsurang yan. Huwag na muna natin saman yung opinion. Kasi sa opinion, sigurado talo na yung vlogger eh. Opinion pala, talo na yung... sasuot na lang. Kahit sasuot na lang, talunin mo siya. Isipin mo, putik, magla-live ka. Nakasando. Pag gumaganong-ganong, kita pa yung buhok sa kilikili. Ano ba yun? Sabi ko sa Smart Joseph na ano ba naman. Doon palang talo na, no? Ay. Tatawa na lang ako eh. Kung makapagsalita, akala mo pa siya yung tama kaysa kay Mike Abe. Ay, sus, giatay. O ito mga kababayan, etong si Mr. Mike Abe, etawan-tawa. Dito kay Senador Robin. Senador ba to? Kasi nga mga kababayan, wala na sa hulog yung mga pinagsasasabi ni Senador Robin Padilla. Demokrasya! Demokrasya tawag yan. Jesus Maria Joseph. Sinabi niya pa, pinag-iinitan daw, ito kasi nagkasabay-sabay yung meron na raw hearing sa Congress, sa Senado, sa DOJ, meron pa sa US. Ano gagawin mo? Senador Robin, kung nagkasabay-sabay yan,
eh magkakaibang magkakaiba naman kaso 'yan sa Congress about prangkisa ng kanyang programa. Senado, may mga lumitaw doon na mga babae, lalaki na naabuso noon ito pastor ni Pastor Kibuloy. Oh. Sa DOJ, ang dinidinig doon na sinampang kaso from 2018 pa. Oh, from 2018 pa ha. Panahon pa 'yon ni PRRD. FBI 2018 pa. Paano pinag-iinitan yan? Anong gagawin nyo kung pinagsabay-sabay? Kung nagkasabay-sabay, tapos ngayon, pinag-iinitan? Ay, sus. Ha? Saan ba niya kinukuha yung mga sinasabi niyo? Natatawan ako. Sa pelikula? Binabanggit niya, Senado, Kongreso, Laging Skibuloy, Amerika, Korte, ay, pero sabi niya, kailangan ng due process. Pero tataka siya, dahil, kaya po natatawa. Siya yung may sabi, kailangan daw due process, demokrasya, hindi yung kanyang ginagawa. Tapos ngayon, eh, parang pertutulungan nga daw dahil ang korte sabay-sabay. Ayun nga yung part ng demokrasya. Yun nga yung proseso. Pag may kumplena, kahit saan talaga mag-iimbestiga. Kawawa ang Pilipinas pagkaganito, ano? Kayo, ano masasabi niyo sa sinasabi? Si Robin Padilla, hindi rin si abogado, hindi rin yung nakakausap si Kibuloy, yun daw kanyang ginagawa ay parte ng demokrasya. Ha? Talagang hindi niya alam ang trabaho niya, no? Senador, member ka ng komite. Ang trabaho ng komite, magtanong, mag-imbestiga, hindi magdepensa. Hindi trabaho ng senador, idepensa ang inaakusahan. Dapat. Ito mga kababayan, for info, baka merong hindi nakakaalam. For info ha, sa mga nanonood ngayon. Bakit nga ba ang Senado kahit hindi korte, eh nag-iimbita dyan at may mga pinag-uusapang kaso? Baka hindi nyo nalalaman mga kababayan, kaya ho ginagawa yan ng ahensya ng Senado. Mga senador na nag-iimbestiga, kahit hindi sila korte, pinag-uusapan ng mga kaso dyan, para mga makadiscover sila ng mga dapat nilang ipasang batas. Doon sila kukuha sa mga pag-uusapan, pag-iimbestiga na dapat pala may ganito tayong gawing batas kasi yung mga inimbestiga natin ganito reklamo nila. Ganon. O kasi, kaya ako sinasabi to bakit? Baka nga yung iba hindi nila alam. Bakit nga ba may pinag-uusapan si Senado? Hindi naman korte. Hindi naman korte. Bakit nga ba sa Senado pinag-uusapan? Ganon, gumagawa sila ng batas. Doon sila kumukuha sa mga pinag-iimbestigahan nila. Kung ano ang mga dapat nilang gawing batas. Ano mga pagkukulang pa na dapat ipasa. Diba, Direk Freddy Valera Official? Ay, grabe. Ay, mga kababayan, paki-support, subscribe nyo ho itong si Direk Freddy Valera Official. Mga kababayan, ako, napakagandang, eto si Direk, ang galing na mag-live, may sense pa sinasabi, mai-entertain pa kayo, grabe. Minsan pagkagabi, naglilinis ako ng bahay, yan, alam niya yan. Pag naglilinis ako ng bahay, pinanonood ko pa ito sa TV naming 200 inches. Habang naglilinis. Tinotodo build up ko lang kasi tinotodo build up niya rin ako doon sa. Lang niya ka direk. Diba galing talaga mag-live si direk. Pakinggan natin, tuloy natin 'to. Tanong ka. Dapat sumama ka sa mga nag-iimbita na yung akusado ay humarap sa hearing. Ano? Hindi ko talaga makuha yung sinasabi niya. Ha? Anong due process na pinagsasabi niya? Yun na nga yun eh. Ito nga eh. Ito nga mga kababayan, mga ka-analyze. Yung resulta na kapag ang binoto mo, eh minsan kahit kagawad, kapitan, barangay, tano, hindi siya naging ganun. Umakting-acting lang sa pelikula, tumakbo ng senador, ayan na. Senador na.
Ito yung resulta, mga kababayan. Isipin mo, may tanod, di ka naging tanod. Kagawad, kapitan, lupon. Kahit anong posisyon sa gobyerno na ibinoto or ano, wala. Tapos biglang naging senador. O, ayan yung resulta, mga kababayan. Kaya hindi na ako magtataka talaga eh. Hindi na talaga ako magtataka. Ba't nagkakagani-ganito? Ano sabi ni, ano yung tawa ako ng tawa kanina sa labas habang kumakain gabi, pinanonood ko, sabi ni Mike Abe. Ah, senador ba ito? Lord, save the Philippines. Putik tabi ko. Muntik na ako, sami rin dun sa... Joseph. Sabi ni ano may nag Joseph hindi sino to? Christina ano? Binoto. Di ko siya binoto. Actually mga kababayan, si Senador Robin Padilla, isa sa pinakapaborito ko na artista sa pelikula. Sa pelikula, sa actingan ha. Hindi sa totoong karakter niya, totoong buhay sa pelikula ho. Meron pa ngang pelikula yan dati mga kababayan na kung saan batang-bata pa siya doon, wala pa yata 20 years old or 20 plus lang. Umi-extra siya sa Loving Yours, Helen. Loving Yours, Helen. Press one, sino nakakaalam sa Loving Yours, Helen? Loving Yours. Doon sina pelikula, doon unang inistorya yung ano, yung horror ni Julie Vega eh. Oh, may ginampanan doon si Robin Padilla sa Loving Yours, Helen. Putik, nakahubad, nakapantalon, may nilusob na bahay. Nagdadrama, uma-acting, binabato yung gate. Ay putik, ang galing niya uma-acting doon, mga kababayan. Ang galing uma-acting. Ang problema, hanggang dito yata, uma-acting siya sila. Ang problema, hanggang dito yata sa Senado. Uma-acting. Oo. Lovingly yours, Helen. Yan. Alam nyo, matanda na ako. Senior na ako. Bata lang ako tignan. Ano alam ko pa yung mga yan? Oh. Magaling naman talaga siya umacting. Ang problema, mga kababayan, kung itong si Senador Robin Padilla, alam mo ito, Senador Robin Padilla, i-address ko sa ito, sir. Message ko sa i-address ko sa ito. Nagsasalita ako ngayon rito, Senador Robin Padilla, bilang isang netizen, mamamayang Pilipino, butante dito sa Republika ng Pilipinas. Netizen ako, butante ako, politiko ka, naturalmente naman may karapatan ako magsalita sa inyo. Sa'yo, especially. Sabi mo nga eh, demokrasya yan, tol! Ito na, demokrasya, sasabihin ko na. Alam mo, Senador Robin Padilla, ang pagkakamali mo lang dito, sir, naaalala ko yung sinabi ni Senator Bato. Minsan pumupunta ka sa kahit anong komite na may mga pinag-uusapan, may mga iniimbestigan. Kahit hindi ka member doon sa komite na yun, umuupo ka. Bakit? Ang sabi ni Senador Bato, nag-OOJT ka. Nag-OOJT ka. Alam mo yun? Isipin mo, naihalal ka na ng taong bayan. Naihalal ka na ng taong bayan, May 9, 2022. Tapos nag-OOJT ka pa rin noong 2023. 2023, sinabi ni Senator Bato yun eh. Ito ang pagkakamali, mga kababayan eh. Dapat ikaw, Senador Robin Padilla, bago ka nagpunta dyan sa Senado para hindi ka kakapa-kapa, tumakbo ka muna sa isang lungsod bilang isang vice mayor, hinasa mo muna ng hinasa ang iyong sarili. Ganun dapat. Para nababalansi mo ang mga bagay-bagay. Nahasa ang isip mo sa mga bagay-bagay, mga pagdidesisyon sa politiko, politics. Kasi naniniwala ako,
Naniniwala ako mga kababayan na walang pinanganak na nung pinanganak ka ng nanay mo, paglabas alam mo lahat. Wala. Wala namang ganun. Lahat na pag-aaralan mga kababayan. Depende na nga lang kung ilang beses mo na pinag-aaralan, di mo pa rin nagegets. Eh ikaw na may problema dun. Utak mo na yon. Eh, isipin mo, di ka naging vice mayor, di ka naging mayor, di ka naging gobernador. Bigla kang naging senador. Eh, ano? Ano wala? Ano magiging resulta? Kumbaga sa bangus na nag-iihaw ka, putik, ang lakas-lakas ng apoy, nilagay mo agad yung bangus, eh di sunog yung labas, silaw yung loob. Putik. Wala, hindi ka naging vice, pero isipin mo ha, kung naging vice mayor ka, naging mayor ito si Robin, hinasa niya ng hinasa ang sarili niya, doon sa posisyon na yon, hanggang nahasa yung pag-iisip niya, puso at isipan niya, kung paano siya magsalita, paano makibagay, paano magdesisyon sa mga bagay-bagay. Pagdating mo sa Senado, hinog na hinog ka na. Sabi ni Ma'am, hello Ma'am Gladys! Kahit barangay chairman muna, oh, di ba Ma'am Gladys? Sige, ihiwalay ko to. Ihiwalay ko to. Ayoko muna banggitin kasi baka may gumaya ng content eh. Try ko mamaya or bukas. Makinig ka, Senador Robin Padilla. Sa mga uulit nito, makinig ka, Senador Robin Padilla. May ipapamuka ako sa'yo na dapat ito ang gagawin mo. About dun sa pinapayo ko sa'yo. Abangan mo yan, mamaya or bukas. Siguro, ay bukas. Nako, may lakad ako. Morning hanggang gabi. Try ko mamaya. Gusto nyo? Press 1. Press 1. Ihiwalay ko. Ihiwalay ko yan. Si ano daw? Si Willy Rebellion eh. Tatakbo din. Eto nga eh. Si Willy pa nga, doon pa nga lang sa ginawang rally sa May Davao, sinabi niya, Tatay, sabi niya. Alam niyo, hindi na ako magtataka kung si Willy Rebellion ang nag-set ng mechanics noong rally na yon. Talaga pang noon time show ka, sir. Grabe ka. Sipin mo, bumaba siya sa hagdanan. Kinuha niya si PRRD. Sabi ni PRRD, kaibigan kita. Matagal na. Matagal na panahon na. Sabi ni PRRD, kaibigan tayo. Matagal ng panahon. Oh, sabi ni PRRD yan. Putik, habang sinasabi ni PRRD kay Willie yun, grabe yung tugtog na senti talagang. Tininininin. Tininininin. Ay, ipa, parang paiba ng paiba yung tono ka. Tininininin. Tininin. Pipitipitin. Saan yun? Ba't naman ba sa bibig ko yun? Tipi-tipi-tip, tipi-tip. Tipi-tipi. Saan yun? Pakitype nga. Tipi-tipi-tip, tipi-tip. Eh, parang familiar. Familiar? Saan yun? Saan yun? Tipi-tipi-tip, tipi-tip. Sa Virgin Por. Sunshine, Virgin People. Kay kala siya, kayo na yun. Kayo na? Virgin Forest, Virgin People. Di ba yun yung, kala, di ba kala ano yun? Kala Ana Capri. Putik na life ito.
Oh, ewan ko, bigla lumabas sa bibig ko eh. Tipitin. Oo, oh, Tonton Gutierrez. Ba't pa lumabas sa bibig ko? Bagay, dati nung... Sino nakakaalam doon sa Arkilahan dati ng tape? Ng VHS, tsaka Betamax, yung AKA, tsaka Video City. Press 1. Sino nakakaalam nun yung hiraman ng tape dati nung 90s? AKA, tsaka Video City. Parang dati yata yung inarkila kong tape na yung Virgin People ba yun? Virgin Forest. Parang di ko yata nasole. Working na yata ako, di ko nasole. Putik sa inantyang ko. Okay. Asa na tayo? Putik pati. Nakalimutan ko tuloy. Hindi, press 1. No? Mamaya, tatry ko i-live ha. Sa mapapanood mo, Senador Robin Padilla, sa next live ko, marami kang matututunan dito. Baunin mo ito hanggang umuwi ka sa bahay ninyo. At sisiguraduhin ko, kinabukasan, paglabas mo, ibang Robin Padilla ka na. Pag napanood mo yung live ko mamaya, kung matutuloy ha, try ko lang, hindi ko sure. Kung hindi mamaya, bukas ng umaga bago ako umalis. Pag napanood mo yung Senador Robin Padilla, o tamang-tama, Linggo, o try ko bukas ng umaga. Bukas ng Linggo, umaga la live ko, pag napanood mo to Senador Robin Padilla, tamang-tama kinabukasan ng Linggo, Lunes, Senate, pagpasok mo ng Lunes, paglabas mo palang sa bahay nyo, ibang Robin Padilla ka na. Pagdating mo sa Senado, putik, baka magulat yung mga senador doon, mga senadora doon sa mga sasabihin mo. Baka pag napanood mo yung live ko, sabihin mo agad pagpasok mo sa Lunes, ipakuntem, sige buloy! Walang kaibigan sa akin! Gulat yung mga... Ha? Nangyari dito? Walang demokrasya sa akin pagdating kay Pastor Kibuloy. Kung may demokrasya, sa ibang tao lang. Kay Kibuloy, wala! Putik, baka si Risa Ontiveros, palakpakan ka! I-contempt yan! Ngayon na! Huwag na dalhin doon sa may kulungan natin. Diretso na sa Muntinlupa. Putik, malupit ka pag napanood mo live ko. Baka hirang gawin mo sa Lunes. Panoorin nyo, ha? Ewan ko lang mamaya. O bukas, try ko. Basta mamaya pag nag-live ako, yun na yun. Pag hindi, bukas ng umaga. Kaso maaga kami aalis, eh. Basta, subukan ko mamaya, mga kababayan. Ah, eto, tuloy natin. Putik dahil ko sinabi, di pa pala tapos. Putik talaga. Baka talaga, kasi ulo. Na parang pinagtutulungan dahil dami ro korte, ay natural. May complainant eh. Wala talaga. Lumalala. Lumulutang at lutang kung sino si Robin Padilla at ano ang kanyang kakayanan. Pasintabi na, hindi natin nihusgahan. Yung aking analysis at opinion, sinasabi, iyan po'y base sa aking nakikita, naririnig. Kita mo yung mga ano. Kala ko yung virtual na sinasabi niya, kala ko ano yun, yung pala yung online. Anyway, so, tingnan natin. Hala na, talo siya. Hindi niya nakuha. Tapos na ho ngayong araw na ito. Ano, isang araw pa ho natapos yung 7 days ng Tuesday pa. Hindi niya nakuha ang 8 senador para bumoto na paboran siya at kontrahin ang contempt at arrest warrant ng Senado against Kibuloy. Ngayong araw din ito dahil ngayon po ay ito na patapos na nga itong Viernes, mag-weekend na. Tapos na rin yung 48 hours.
pag hindi malinaw ang explanation o paliwanag sa show cause order, kulong talaga siya. Rubin Padilla, di sumama ka sa kulong, ha? Dalaw-dalawin mo. Kaibigan mo, sabi mo, hindi mo nakikita matagal. Hindi nakikita na kayo pag nakakulong sa Senado. Nakakatabi na lang kayo sa sakali. At saka po na. Senador Robin, narinig mo si Mr. Mike Abe. Kung nalulungkat, hindi sama mo sa kulungan. Sumusubuan mo kumain. pag tinanong ng mga jail guard doon, or kung sino man security personnel doon, Senador Robin, bakit susubuan niya na pang pagkain si Pastor Kibuloy? Ano ka ba? Demokrasya yan. Demokrasya tawag dyan. Pag sinubuan ng pagkain. Putik na una ang kongreso na mag-aresto, mag-aresto kay Kibuloy, madali nang sabi ni Senator Ontiveros, magpapalitan na lang. Pag may hearing sa Senado, kukunin nila, makikipag-coordinate sa kongreso para dalhin sa Senado si Kibuloy. Pag may kailangan ng kongres, ililipat sa kongres. Ganun lang po yung mangyari. Maganda yan. Dito lang, Quezon City at saka Pasay, di ba? Malapit na. Eh, hindi naman talaga pa yung taguan niyan habang buhay. Pag naging pagka may warrant of arrest wanted diyan. Ah, sabihin hindi korte, totoo hindi korte, pero in aid of legislation pag hindi niyo naintindihan 'yon, di may stress lang kayo. Merong power, merong responsibility and accountability, merong kapangyarihan. Yan sinabi ko sa inyo lahat, ang Kongreso at Senado. Sa mga resource person na iniimbitahan dahil kailangan sila, dahil silang may kailangan, dahil sila inaakusahan, pag hindi mo inasikaso 'yan, may problema. Pero magkaiba yan, ha? Sa Kongreso, business ang topic. Prangkisa, franchise law ng SMNI. Na siya may-ari niyan. At saka Senado naman, yun di man yung mga sexual harassment at saka physical na pang-aapi o pananakit daw sa mga dati niyang member. Yun ho yung isang magkaiba. Parehong mabigat. Yung isang business, pwede mo walang business. Ay nasa second reading na nga eh. So, di ba? Pagka sila. Dahil... Grabe, mga kababayan, no? Parang tinamaan ng... Ito mga kababayan, no? Hindi man natin naririnig ang Panginoon, no? Hindi man natin alam kung may kinalaman siya sa nangyayari kay Pastor Kibuloy. Pero Diyos na kaya gumagawa ng paraan, ba't nagkakaganyan si Pastor Kibuloy? Ba't nangyayari sa kanya ito? Bakit ko nasabi? Kasi ayon sa kanyang mga pangangaral, kung i-analyze natin yung klase ng kanyang pangangaral sa kanyang mga miyembro at mga pinagsasabi niya sa tao, parang untouchable niya. Untouchable. Makapangyari yan. Isipin mo, akin ang mga kaluluwan nyo. Kayong 70 million population sa buong mundo, ang kaluluwan nyo sa akin. Hindi kayo makakarating kay Ama nang hindi kayo dadaan sa akin. Akin ang mga kaluluwan nyo. Akin ang sanlibutan. So, ano ibig sabihin nun? Pinapakilala niya na makapangyarihan siya. Untouchable siya. Diba? May kinalaman na kaya ang Diyos, Panginoon. Patawarin ako ng Diyos, no? At nadadamay ko siya, nababanggit ko siya rito. Pero kailangan eh. Hindi kayo may kinalaman na ang Diyos dito. Kaya kung ba't nangyayari sa kanya ito? Na... yung prangkisa nila nawala. May kaso siyang ganito. Naglabasan yung di umano eh, inabuso niya. Sa FBI, sa DOJ. Hindi kaya may kinalaman na talaga ang Diyos dito, gumagawa na talaga ng paraan para pagbayaran niya kanyang mga kasalanan. Lahat ng tao, mga kababayan, may kasalanan, walang perpekto. Pero ipapakilala mo yung sarili mo na son of God ka, ikaw ang may-ari ng kaluluwa namin at walang makakarating kay Ama nang hindi dadaan sa'yo, ano kayang klaseng kasalanan yun sa mata ng Panginoong Diyos na totoong may lalang sa atin? Ano? Kaya nga sabi ko, yung mga nagtatanggol dyan kay Pastor Kibuloy, wag naman sana dumating sa mga susunod na araw, linggo, panahon, eh malasing kayo sa buhay. Kasi yung mga nagtatanggol daw sa ganyang klaseng tao, minamahala sa buhay.
Oh. May ganun eh. Ganun daw mamalasing ka eh. Saan na wag? Ito mga kababayan, meron lang ito ha, bago tayo magpunta sa isang balita, meron lang akong isang gustong ipanood sa inyo na tawa o nang tawa rito sa babae kung paano niya reaksyonan si Robin Padilla, si Senador. Oo. Ito, pakinggan nyo. Siguro kilala nyo to, kaibigan to ni Jake Magnus eh. Jake Magnus TV. Paki-support, subscribe nyo rin no, si Jake Magnus TV mga kababayan. Eto. Tawa ko ng tawa rito. Alam nyo ba guys, na ang kapal-kapal ni number one Senator Robin Hood Padilla. Alam nyo ba guys kung bakit? Literally, galing pa mismo na sayang daw po ang sinuswerte. Hindi niya daw ipapagtanggol. Like, putangina, paano mo na pagtanggol? Eh, bumoses ka nga lang ngayon. Panoodin natin ha. Panoodin natin guys. Gigil ako. Excuse me. Oo. Sabi ni Ma Christina Bilian, nasa Bible yan Chris, basahin mo sa Mateo 7 hanggang 15. Yes nga, totoo nga. Yung mga nagtatanggol sa mga ganyan tao, bula ang propeta, minamahala sa buhay. Sa ngayon, siguro di pa nila mararamdaman yan. Pero pag may mga dumating na sa kanila sa mga susunod na araw, Linggo, na nagkakaproblema na ang pamilya nila, may nangyaring ganyan, may nangyaring ganito. Yun na yun. Oh. Support, subscribe nyo na lang ho itong video na to kay Mima Alicia Comments. Mima Alicia Comments. So, kaibigan din ni Jake Magnus daw ito. Ayun natin. Nandidigil ako. Are not bothered kasi parang nababash ka rin sa social media. Hindi defensa niyo daw yung taong inireklamo ng pang-aabuso. Hindi ko po siya, hindi lilinawin ko po. Ano. Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Hindi ko po ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan natin daanan ito. Para sa akin, itong taong ito, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman. Kailangan siyang dumaan. Kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan niyang daanan din. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Lahat tayo may judgment na. Sayang naman ng binabayad sa atin ng taong bayan. Kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Yan. Narinig nyo, diba? Ang sakit na grabe. Doon talaga ako, guys, na trigger. Sayang naman ang binabayad sa akin ng taong bayan kung hindi ko dipensahan ng demokrasya. Like, ano ba yung demokrasya? Hindi ko alam, guys, kung... Grabe, no? Sipin mo, marinig mo kay Senador Robin Padilla, isa sa pinakamataas na naging nakakuha ng boto rito sa Republika ng Pilipinas sa ating mamamayang Pilipino, no? Sayang ang pinapasahod sa akin ng taong bayan kung di ko pagtatanggol ang demokrasya. Grabe, no? Ngayon ako nakarinig ng ganong salita, talagang makatindig balahibo. Alupit, no? Yes. Ang hirap arukin, no? Sipin mo yun? Sipin mo yung ganun salita, no? Sayang ang pinapasahod sa akin ng taong bayan kung di ko ipagtatanggol ang demokrasya. What? Diyos ko. Santisima. Hindi mo malama kung dinadaan na lang sa
alam mo yun yung alam mo yun yung maganda tindi, gandang lalaki, may bigote, artista eh, Robin Padilla eh. Pero yung lumalabas, walang laman. Kumbaga sa isang damit, ang ganda-gantang tignan, yung pala'y lohob, mabaho na, kasi matagal nang dinalalabhan, may amoy na. Diyos ko po, por Diyos por santo. Kung saan niya nahugot yung kakapalan ng mukha. Pagamot mo na yung utak mo. Something ka na. Usang demokrasya ba? Usang. Diba? Unang hearing. Ang ginawa ni Senator Rizon Tiberos pinasabina. After sabina, pinasight and contempt. After ng sight and contempt, hindi pa ba demokrasya yun, Ju? Hindi pa ba demokrasya yun, Robin? Hindi ko alam, guys, kung alam ba talaga ni number one, number one Senator Robin Hood Padilla, kanyang trabaho bilang senator ka, pagagawa ka ng batas, pagdepensa sa kaibigan mo. Ang dahi ko tawa sa vlogger na to. Ay, dali, dali. Ay, grabe, may nag-comment. Palakpakan natin. Sabi ng comment niya, painggan natin mga kababayan. Grabe. Siguro kamag-anak ni Senador Robin Padilla to. Talino eh. Sabi natin ha. Sabi. Alin ang walang laman? Question mark. Para saan pa ba ang due process? Para saan ba ang korte ngayon? Senado na ba? Nya. Tinatanong niya kung yung Senado daw ba ay korte. Hindi! Sino ba nagsabing ang korte, Senado? Meron ba? Sino rito? Wala naman eh. O bakit ngayon, di ba sinabi ko na kanina sa unang live, bago tayo mag, yung kakapanimula ko lang kanina, for your info sabi ko sa mga kababayang nanonood ngayon, bakit nga ba ang Senado may mga tinatalakay dyan na issue? About sa mga krimen, about sa ganito, kahit hindi sila korte. Ginagawa nila yan para yung mga senador, senado, makagawa ng batas ayon dun sa kanilang mga naririnig, sa kanilang pag-iimbestigasyon. Doon sila kumukuha, kumbaga doon sila kumukuha ng basihan. O halimbawa, pupunta niya si Pastor Kibuloy. May mga taong nagsasalita dyan laban kay Pastor Kibuloy, nag-esyo ganyan, kesyo ganyan. Doon nila pinagtitibay ang batas. Doon sila kumukuha ng basihan kung ano pa ang mga batas na dapat nilang ipasa. Ngayon, alam mo na. Ha? Putik. Ayan nga sinasabi ko sa inyo, nakikisali kayo sa issue usaping politics, hindi nyo naman aiintindihan. Ay, sus. O ngayon, may magsasabi, nakasampa na yung kaso sa DOJ. May mga nakasampa ng kaso eh. Ba't tatalakayin pa? Tanong! Wala bang ginawang pagtatalakay ang Senado kahit may nakasampa ng kaso sa korte? Meron naman eh. Kahit dati pa meron na. Sobrang dami na. Kahit may nakasampang kaso, tinatalakay pa rin. Sa Digamo case lang eh. May nakasampa ng kaso eh. Tinatalakay pa rin eh. Oh. Napakarami. Ang problema kasi ngayon, humahanap ng tamang salita para makampihan yung kaso ni Pastor Kibuloy. Humahanap ng mga salita, mga rules dyan sa Senate para mapagtakpan itong pag-contempt kay Pastor Kibuloy. Kumbaga sa dingding, butas, maghahanap ka ng panapal.
Para di makita butas. Ganun lang. Oh, ha? Oh, sa nagtanong, alam mo na kung bakit nagtatalakay dyan ng mga isyo kahit hindi korte. Ngayon mo lang nalaman. Baka sa ibang vlogger, di mo nalalaman yan. Dito mo lang nalaman. Salamat ka kay Chris Ulo, ha? Pa natin, guys, marinig yung... mukha siya. Yun. Naiiyak tuloy itong vlogger na to. Alam nyo guys, binanggit niya din sa dito din sa video na to na sinabi niya na grabe, Senador Robin Padilla, ang dami mong in-stress na tao. Pati yung mga vlogger naii-stress sa mga sinasabi mo. Alam nyo mga kababayan, ha, analyze ko lang, ha, sa lahat ng issue magmula nung naging senador din ito si Senador Robin Padilla, parang ngayon lang natin siya na-testing, no, kung ano talagang kapasidad ng utak niya, no, kasi ngayon lang siya naging mag ngayon lang siya nag-ingay, ngayon lang siya talaga nagsalita na nagsalita, eh, kaya parang ngayon lang din natin siya na alam mo, eh, ngayon lang din natin siya na nasukat kung anong kapasidad niya, kung papaano niya talakayin ang mga bagay-bagay. Ngayon lang, aminin nyo, ngayon lang siya nag-ingay ng ganito kaingay. Aminin nyo. Ngayon lang, di ba? Oo. Kaya kumbaga, ngayon lang siya natin na-testing, ngayon lang natin nasukat ang kanyang pag-iisip. Ang dami mong in-stress, Senador Robin Padilla. Ang dami mong in-stress, especially mga vlogger. Parang dati gusto namin magsalita ka, magingay ka. Makialam ka sa mga issue. Nagkamali kami, manahimik ka na lang ulit. Manahimik ka na lang ulit. Parang mas masarap pala pag tahimik ka na lang. Pag ganun-ganun ka na lang, oh. May saklay ba dyan? Ang layo yung saklay, eh. Pag ganun-ganun ka na lang, oh. Oh. Ay, naku, sis Mario, sir. Anak, pinagtutulungan siya ng FBI, Senado, ng Kamara. Tuwan, dumadaan tayo sa due process. Diba? Yung kaso niya doon, decade na nga ang nakalipas nang nakataka siya. Kaya nga fin-raise na sa Amerika. Bin, mag-resign ka na lang. Kit mo talaga sa bangs. Hindi ko alam kung hindi natin alam guys kung alam. Ang daming na-stress, oh, okay. Sakit mo raw sa bang, Senador. Ma'am Mariel, good evening po. Baka pwedeng pag magkatabi kayo ni Senador, medyo i-briefing. Utig talaga naman. Ah, okay, iwanan na natin yan, mga kababayan. Punta tayo rito sa isang balita na kung saan ang paghuhukom ni Pastor Kibuloy ay mangyayari na nga ba sa Lunes? Hindi paghuhukom na literal ito, ha? Wala namang paghuhukom na para sa isang tao, eh. Ibig sabihin, maa-aresto na nga ba talagang tuloy na tuloy sa Lunes? Parang tuloy na tuloy yata, napirmahan yata, ewan ko, ha? Pakinggan natin, mga kababayan. Sa Lunes, March 18, epektibo na ang contempt order ng House Committee on Legislative Franchises laban kay Apollo Kibuloy.
ayon sa Vice Chairman ng Komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel. Ah, sa Congress! Kasi itong sa Senado, may papipirmahan pa sa Lunes itong si Risa Ontiveros, si Senadora. Yung contempt order, papipirmahan muna kay Senate President Subiri. Oh, pagkapirma, dadali na sa Philippine National Police kasi pirmado na ng Senate President eh. Pero itong Congress, eh talagang Lunes, epektibo na. So, ang manana, kasi pinag-aagawan nga si ano eh. Pinag-aagawan to si Pastor Kuy Buloy. Sino unang magpapahuli kung Senado ako? Kung Senado o Congress eh. Nako, palakpakan natin yung Congress. Mukhang Congress ang manana. Ibig, eto ha, ibig sabihin mga kababayan, itong Senado, laging huli. Kung naaalala nyo mga kababayan, itong Congress, pinaparatangan ang Senado na laging huli. Tapos na raw sa kanila ang mga kaso o mga batas na tinatrabaho nila, na pinag-usapan nila, binalik na, dinala na sa Senado, parang sila naman ang tumalakay, at pag pumasa doon, dadalhin sa Office of the President, ang dami raw nakatangbak sa Senado na tapos na sa Congress. Ang kupa daw ng Senado. So, ibig sabihin, mangyayari na naman. Ibig sabihin, Congress na naman ang nagwagi. Nauna na naman. Ay, grabe. Palakpakan natin yung Congress. Lagi nang nauuna matapos sa trabaho sa Congress, pati ba naman sa paghuhuli kay Pastor Kuy Buloy, panalo pa rin, nauna pa rin. Yes! Congress, ito? Congress is the best! Pagyan natin ha. Maaari nang dakpin ng House Sergeant at Arms si Kuy Buloy sa susunod na linggo. Ito ay matapos humiling ng palugit ang abogado ni Kuy Buloy na si Attorney Ferdinand Topacio hanggang Biyernes, March 15. Pinatawan ng contempt si Kuy Buloy dahil sa pagtangging dumalo sa pagdinig ng House Committee kaugnay ng mga umano'y paglabag sa prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nag-o-operate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Bilang patakaran, sinumang individual na pinatawan ng contempt ng House of Representatives ilalagay sa isang detention facility malapit sa South Gate ng Batasan Complex sa Quezon City. Oh, ayan, maliwanag mga kababayan ay sa balita ng UNTV. Hindi Senado to ha. Lower house ito, Congress. Kongreso. By Monday, ano bang petsa ngayon? 16, 17, tomorrow, Sunday. Then, the next day, Monday, March 18, umpisa na. Umpisa na ang paghukom. Dito kay Pastor Kuy Buloy. Yung pag-aresto sa kanya simula na by Monday. Nako. Ano kaya mang nangyayari rito? Eh ang mahirap nito, pag Monday naman dinala na ni Risa Ontiveros yung contempt order, binigay na kay Senador Senate President Subiri. Pinirmahan na. Tapos dadali naman ni Ma'am Risa sa, siyempre magpapa-press conference yan. Dadali na sa PNP. Ayun, yung national dito, PNP, pag-uutos na rin sa Philippine National Police sa Davao. O sama-sama sila, grupo, pupunta nila yung Enchanted Kingdom. Enchanted Kingdom. Kingdom of Jesus. Hindi Kingdom of Jesus Christ, ha? Walang kingdom sa Jesus Christ sa Davao. Kingdom of Kuy Buloy. Pupunta na nila yan doon. Nako, ibig sabihin po pwedeng bago magtanghali, bago maghapon, itong Congress at Senado, kumpleto na parehas ang kanilang contempt order. Nako! Yan na ang karma mo, Pastor Kuy Buloy. Yan na. Sa mga pinagsasasabi mo kay Brother Eli Soriano. Alam mo, nung napakinggan kita dati, na kung ano-ano sinabi mo kay Brother Eli Soriano, way back
namatay si kapatid na Ellie 2019. 2019 ng Enero ba? Tama? Ano? 2020. 2020 siya, 2020, 2021. Basta pandemic 'yon. Kung ano-ano sinabi mo. Pang-aalipusta. Ha? Kung ano-ano pa sinabi mo sa mga miyembro ng Iglesia ng Diyos, MCGI, na kesyo mapupunta kami lahat sa impyerno? Kapag hindi kami umalis kay kapatid na Eli Soriano? At nakita mo yung muka ni kapatid na Eli Soriano na tabingi nung namatay? Yan na ang karma mo. Alam mo, nung napanood kita dati, sinabi ko sa'yo, may isa pa, hindi ko lang babanggitin. Kasi namatay na eh. Ginagalang ko ang kanyang pagkamatay. May isa pa eh. Dalawa kayo eh. Pero yung isa, tinamaan na ng kidlat eh. Sa totoo lang, dalawa kayong napanood ko. Nung napanood ko kayong dalawa, nung araw na napanood ko, ano sabi ko sa sarili ko? Alam ng Diyos kung ano sinabi ko nung araw na yon. Balang araw, kayong dalawa. Tatamaan kayo ng kulog at kidlat. Ano nangyari sa inyo? Yung nauna mo. Yung naunang isa. Ha? Ano nangyari doon sa hindi ko babanggitin? Pero kilalang kilala nyo yan. Nagko-komentaryo. Kilalang kilalang nagko-komentaryo. Ano nangyari? Tinamaan ng kidlat at kulog. Sabi ko, may araw kayong dalawa. Darating ang panahon, gagantihan kayo ng Diyos. Gagantihan kayo ng panahon. Makakarma kayo. Ano nangyari dun sa isa? Ngayon, ano nangyayari sa'yo? Ha? Kung may karapatan ka, sabihin na ang kaluluwa namin, ikaw ang nagmamayari. Mas lalong may karapatan kami hindi maniwala sa'yo dahil siguradong-siguradong kasinungalingan niya sinasabi mo. Tapos sasabihin ng iba nagko-comment, huwag mo husgahan, bawal maghusga, nakalagay sa Bible. Totoo, nakalagay sa Bible, bawal tayong maghusga sa tao. Pero yung sinasabi na bawal maghusga, dun yung sa taong hindi dapat pahusgahan. Pero yung mismong nagsasalita na ng kasinungalingan at naririnig mo na sa kanya at may video na tulad ni Pastor Kibuloy na sinasabi niya na ang kaluluwa sa atin, hindi ba pwedeng husgahan yun na nanloloko? Eh, totoo naman nanloloko. Papayag ba kayo na kaluluwa natin, kaluluwa nyo, siya may-ari? Di kung hindi, di sinungaling siya, di nanloloko nga. Pag ganun, pwedeng husgahan yun. Sus Mario Joseph. Ibahin nyo ang mindset ninyo. Putik, 2024 na. Gising. Bawal daw magusga ba? Bawal magusga pag di mo sigurado. Eh, yan na, naglasalita na, may video na eh. Pwede bang di husgahan yan? Eh siya na nga mismo nagsasabi, walang makakarating kay Ama, hindi dadaan sa akin. I am the way. Akin ang kaluluwa nyo. Ang 7 billion tao sa mundo, akin, ang kaluluwa nila, akin. Hindi sila maliligtas hanggang di nakakadaan sa akin. Hindi pwede husgahan yun. Eh sigurado ng lolo ko naman, ayan siya, nagsasalita sa video eh. Naririnig mo eh. Ang bawal maghusga ganito. May nawala kang pera sa bahay ninyo. Ilang kayong tao? 10. Naghihinala ka. Uy, ikaw kumuha ng pera ko ha. Kahit wala ka namang ebidensya. Yun ang panghusga. Bawal talaga yun. Akala siguro nila pag sinabing bawal maghusga, eh talagang sa lahat na ng aspeto, sa lahat ng senaryo na uukol yun. Hindi.
Ay, alimbawa, babae ka, nakita mo yung mister mo sa isang kwarto, nakapatong sa babae. Hindi mo pwedeng akusahan yun, hindi mo pwedeng husgahan na nakiapid ka. Eh, nakita mo na, hindi mo pwedeng husgahan na niloko ka niya. Dahil bawal maghusga. Uy! Mag-isip nga kayo. Yung bawal maghusga, depende yan sa senaryo. Hindi nauukol yan sa lahat ng pangyayari. Ayun ako. Sabagay. Sabi nga ng teacher sa isang eskwelahan, kahit anong galing mo magpaliwanag, kahit anong paliwanag mo, kung ang estudyante hindi nakikinig at sarado ang utak, hindi niya maiintindihan. Okay mga kababayan, maraming salamat po ulit sa sumubaybay sa aking live. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pansamantala ang inyong lingkod host Chris Ulo. God bless you sa ating lahat. Lagi po yung tatandaan mga kababayan. Don't follow the majority. Follow the right way. Thank you very much po.